Hey guys, my name is Jay and I'm back from another video. I hope you could see me. There you go. Yeah, I will do this vlog. This is a vlog about my finals because I am approaching finals already. We are approaching finals next week. So next week is our finals, but it is starting right now because we have a lot of task performance to do. So I wanted to vlog this because it's already our second sem and this is the last one. So this is the last one before we move up to second year college. If you were wondering what did I get or what course did I get, I got SIT, which is Bachelor of Science in Information Technology. So I am on already in second year. Already after this, if I pass the finals, so yeah, I hope you go with my journey. So let's get started. Hey guys, kakagising ko lang, and kanina is an STP namin and math. Sa math, akala ko magsasagot kami, pero online lang pala, puro true or false. So, over 40, may dalawa kong mali. So, 3 points ang kada isang tanong. So, may mali akong dalawa. So, 6 points na nawala sa akin. So, okay lang. Siguro parang 36 ako, something, or 34, parang ground. Over 40, so parang okay lang naman. And yun yung sa multiplication. So may dinagdag siyang quiz sa sagutan namin. So nasagutan ko na, feel ko naman perfect ako doon. So bali yun na yung task performance namin sa math at tapos na ako. Yung sa ano ko sa STS ko at saka sa RPH is tapos na din. So, ang problema ko na lang is mag-edit ako ng video ng PE ko dito sa isang sorry. So, mag-edit ako ng isang video dito sa phone ko, yung mga video ko na film ng PE. Tapos ngayon sisend ko yung isa kong activity sa art appreciation. Tapos ngayon, malapit na akong bumagsak. So, yeah. Bring along with me. Hey guys, I already finished my purposive communication. Di ko masyadong na video kanina kasi napaka busy ko. Tsaka yung art up kong activities, dalawa yun. As ang gagawin ko na lang tomorrow is I'll make a vlog video. Dito din ako mag-video pero I think mag-airdrop na lang ako sa iPhone ko. Sa isa kong iPhone dito, sa isa kong iPhone. Dito yata ako mag-video ng vlog ko para sa art app. So, ayun. Tapos, edit na lang ako din dito. Kasi, nag-vlog na ako dito. So, pag dinagdag ko pa yung vlog ko dito, tapos transfer ko dito, medyo complicated. So, yun. So, yun lang yung nangyari ngayong araw na to kasi stress thing, finals. So, tinatry ko lang ang best ko mag-explain and mag-ano na mga gagawin. So, sa Monday, may classic kami at yun na yung deadline nung sa art up namin. Bali, ang gagawin ko na lang is yung art up at saka yung NSTP. Sa math, tapos na kami kahapon at nakuha ko ng 39 over 45. So, bali, 6 yung mali ko kasi 2 points yon. So, 1 point is equivalent to 3 points. So, 2 ang mali ko, bali, 6 ang mali ko. So, yun lang. Tsaka may problema. So, ito yung problema. Wait. Eventually, may classmate akong ginaya yung sagot ko sa number 1. I don't wanna name anyone or anything and sa prof ko
kinausap ko yung prof namin, which is, ayoko na rin magsabi ng subject, pero it is like a discussion na, ano, na posting na, ano, sagot. It's like an open opinion, pero nung nakita ko, I was so shocked about my score. It's, ano, it's 30 over 100. Tapos, nagulat ako bakit yung score ko. Immediately, after that night, is nag-chat ako sa teacher ko na, why did my grades become 30 over 100? Eh, open opinion naman yon. And sinabi ng teacher ko na nagkapares kami na ng isa kong classmate, which is nagbasa ako ng June 8 at nakita ko nag-send siya nung ginawa niyang yun. Same lang naman kami ng ginawa. Ganito kasi kung bakit nagkaparehas yung activity. It is like an open discussion. So makikita mo lahat ng sagot ng mga classmates mo doon sa tanong na pinapasagot ng teacher sa mismong sa LMS. So kaya siguro there is chance na talagang kinopya yung sagot ko sa number 1, which is nagpasa ako ng June 8 at nagpasa siya ng June 12. So ang ano ko is na-disappoint ako sa grade ko. Hindi ako wala akong hate sa teacher ko o wala akong sama ng loob sa teacher ko. Ang sama ko lang ng loob is that yung classmate kong nanggaya, which is mali talaga. Talagang gayang-gaya niya yung sagot ko. Parang kinopy-paste lang talaga niya yung sagot ko sa number 1. So, ayun. Wala akong magagawa. Chinat na ng teacher ko. Sabi ng teacher ko, hindi mababago yung grades ko hanggat hindi niya nakakausap yung classmates ko. Yung classmate kong yun para matauhan. So, ang ano ko lang din is dapat alam din, hindi ko sinisisi yung teacher ko o hindi ko pinapangaralan or whatsoever. Pero sana alam nung teacher ko din kung sino yung nauna. Sana malaman niya kumbaga, ano na lang, parang si John Joseph yung nauna, so parang sa kanya yung grade, and alam naman niya na gumaya yung classmate ko, so siya na lang sana yung binabaan yung grade. Wala naman akong hate doon sa naggaya or doon nga sa naggaya ng activity ko, pero maling-mali naman kasi talaga. It's an open opinion. Almost opinion mo na nga lang yun, i-explain mo na lang yung opinion mo, tapos hindi mo pa ma-explain. Magka-copy-paste ka pa ng gawain ng iba. Yun lang. That's it. Sa mga priest naman, kung manggagaya kayo, mag-fara praise naman kayo. Gawain ko din naman yan before, pero please naman, huwag totally legit na talagang kung ano yung nakalagay doon sa classmate mo, yun din kaka-copy-paste mo at yun din isi-send mo. Talaga nang kopya ka lang talaga. Sana naman lang, humuha ka lang naman sana ng konting idea. Just, you know, gawain ko din yan before, pero gulay. Pinapara-praise ko. Para hindi naman halata. Kumukuha lang ako idea. Ano? So, yun lang. This past few days, hindi ako masyadong kumakain ng kanin kasi I don't know, gusto ko talaga madilim dito. Madilim dito. Hindi ako masyadong kumakain ng kanin. So, nagwa-water therapy. Kumakain pa rin naman ako ng konti. Pero hindi ganun nakadami before. Siguro, before nag-ano lang ako, whole rice. Ay, parang ano, 1.5 rice. Tapos nag-try ako ng siguro 1 rice na lang hanggang sa mag-half ng konti. Then ngayon, kinokontian ko na lang talaga. Pero, it depends pa rin kasi sa mga ulam talaga. Pag masarap pang ulam, GG talaga. So, ayun. Sinusubukan ko as much as possible mag-less ng rice. Kasi gusto ko din talaga pumayat. Bakit gano'n nakakapayat? May taba pa din ako sa braso pero, never mind. Di pa ako nag-shave. Sa Monday yata ako mag-shave. Or, no. Linggo. Today is Friday. And it will be a week
ano, sana hindi masyado mahaba, pero feeling ko naka 5 minutes na ako, so I'll end this one. Then I'll explain na lang if I have something to do or some ano, mag-time lapse ako and stuff. So yeah. Bye. Sana ako ng separate video about what's on my Mac. So gagawin ko na lang ngayon kasi pandagdag clip na lang ganun. So ito. Tsaka yun din naman yung intro ko sa vlog, dito sa vlog kong to. So I'll explain na lang. This is the MacBook Pro 2011. I got this as a gift from my dad. So hindi ko lalagay yung password ko syempre. So ito yung home screen ng MacBook ko. Simple lang, hindi ayaw ko ng mga folders dito sa mismong desktop kasi talagang nai-irritate ako. So mostly na ang ano, so meron ko ditong Finders, Touchpad, which is yung mga apps kong ito. Mamaya tayo pupunta dyan. So ito yung mga main lang talaga na ginagamit ko for school. Syempre Google Chrome. Dinefault ko siyang browser kasi Safari. Napakatagal kasi ng Safari. Notes ko, pag may mga notes ako. Calendar of course, kasi wala akong calendar dito. Hindi ko makita yung date, pero nag-update naman siya dito. So dito ko tinitingnan. Photos, a Messenger, pag may nagme-message sa akin. Spotify, essential. If you don't know my playlist, follow nyo ako sa Spotify. JJ Setio. Puro naman Taylor Swift yun. So, iMessage, pag may ka-iMessage ako. FaceTime, nandito din FaceTime ko. Microsoft Teams na ginagamit ko for school. Teams ang gamit nila, hindi Zoom. So, yeah, Microsoft Teams. Naka MS365 lahat kami. So, may Outlook kami. At dun din sa portal namin ay gamit is Outlook. iMovie kung saan ina-edit ko yung vlog ko. App Store at yung settings ko or yung system preference ko. So sa files ko kasi nga wala namang gaanong laman. So ayan yung latest kong vlog na i-upload ko tomorrow. Bali siguro next week nyo na ito mapapanood. So naka-upload na ito bago ko ito i-post. So ito yung mga gawain ko. So ito yung sa tito ko, may pinagawa yung tito ko. Ito yung cover letter kanina sa purposive communication, tas yung resume. So yun ay recent ko. So ito sa documents, yan nga, nandyan yan. Then yung blog ko, ito yung dati kong file sa last kong laptop, which is yung Windows laptop ko, yung ginagamit ko before dun sa ano, yung maliit na Dell, if you are watching my last previous vlogs. Hindi ko alam kung ano itong recovery files. Tapos yan lang mismo. Sa downloads, madami akong downloads. So, ayan yung ano, Fleetlo. Ito ginamit ko to sa resume. Yan, puro mostly yung mga in-install kong apps. Bali, punta tayo sa apps. Bali, madalian lang to. So, sa taas may App Store tayo. Same lang din naman ng nandoon. So, may Maps tayo. Dito yung Siri ko. Hindi ko masyadong ginagamit si Siri. Photo booth. Minsan lang pag, ano, nandiyan mga pinsan-pinsan. Photos, iTunes, pag nagbabackup ako ng phone. iBooks, hindi ko masyadong ginagamit. Calculator, ginagamit ko, of course. Others, parang wala nang masyadong, ano dito, essential. Terminal, ginagamit ko minsan. System preference, Microsoft Word, yan, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, yan mismo lagi kong ginagamit, mostly Word, kasi nga, we are into document. Google Chrome, ginagamit ko nga, Microsoft Teams, yan lang din, Share It, yan, ginagamit ko din to pag ayaw ng AirDrop gumana, so, VirtualBox, yan yung ginagamit namin before nung first, ngayon, second sem lang nababla kami gumamit ng VirtualBox pang Linux para hindi naman kasi pwede mag-dual boot to, pero mahirap mag-dual boot at hindi pa ako masyadong ganong kasanay. So, as a alternative boot, may VirtualBox yun yung ginagamit. So, Messenger, same. VLC, TweetDeck sa Twitter, Spotify, of course. Viber, connected siya sa Viber ko sa phone.
Kaya ano, YouTube of course, essential. Flux, ginagamit ko siya para mag-yellowish yung screen. Uno, naman bicycle. Uno, pag boring ako, yun ang lalaro ko. Tapos Grammarly, pag hindi ganun kaayos yung grammar ko, nag-grammarly ako, go check it out. Mag-grammarly kayo, hindi to sponsor. Grammarly, pag medyo alam yung feeling nyo, barok yung English nyo. Hindi ko naman nilalahat. Or I'm not saying that you have all like barok in English, but I use Grammarly in my ano, in my documents mostly. I use cheap, clean my Mac. To clean my Mac, sometimes it really runs sluggish, so ilinis ko lang. Zoom, I think I used this one twice, but not that much. Tung Snapdrop is, i-delete ko na siya kasi hindi naman siya nang work. So, yun lang nasa laptop ko. And, wala nakatagong files dyan, so, wala din akong case ng MacBook, pero meron akong ganito, akong bago. Ito ko lang inaano. So, yun lang. That's on my Mac. Diyan ako nag-edit and stuff. Still good. Still worth it. It's running high share. Ewan ko kung kailan ko to. Pwede to i-patch eh para mag-Big Sur or ano. So, I don't know when would I try that thing. Pero, inaano ko pa yung mga files ko. So, yeah. That's my, what's on my MacBook. Finally, nag-zero na yung aking to-do list kasi nakapagpasa na ako ng aking first yung last kong assignment, which is the art appreciation. Tapos na ako. Bali, ang gagawin ko na lang is the NSTP, which is magre-recycle daw. Pero nagdadalawang isip ako kung gagawin ko yung bottle na yun na kinuha ko or magpe-paper mache na lang ako kasi bala ko sana gumawa ng paper, recyclable paper gamit doon sa mga scraps na ginamit ko sa this sem, like yung mga drawing ko, yung mga computation ko sa math and stuff. So ito, pinag-compile ko siya. Yung nakita niyo, may mga mathematics equation pa yan. So ayun, ito sana yung gagawin kong paper mache. And i-blender ko. Una muna, ikakat ko muna siya before ko i-blender. Then, saka ko patutuyuin. Ewan ko kung nilalagay pa yun ng glue para magamit ulit. Pero, pwede ko rin siyang gawin parang lagyan na ng pencil and stuff. Pero, mas usable yata yung paper. Like, parang cardboard paper and stuff. So, yun yata yung gagawin ko. Pero, hindi ko pa alam kung kailan ko gagawin. Kasi, sa 28 ang pasahan and it's already 21. I don't know when, maybe sa isang araw or ano, pero tinatamad pa ako. Like, Monday pa yung pasahan, next week pa pala yung pasahan. So, yeah. So, ngayon, kung nagtataka yun, bakit ang haba ng vlog ko? Kasi it is final. So, nag-start yung finals namin last, parang June 10, and now it's already 21. May mga nagpasa na ng requirements ko nung gagawin namin, so natapos ko na and stuff. So ngayon, wala kaming pasok today, it's Monday, kasi it is mayroong ano sa lipa, may parang holiday, special non-working holiday, so walang pasok ngayon. And bukas ata I think mayroon kaming pasok, pero I don't know. Alam ko may isa pa akong teacher na hindi nagbibigay ng task performance. So I don't know what to do. Pero I'll upload this vlog. I will just end this vlog. Ewan kung gagawin, ipapakita ko pa yung paggagawa ko sa NSTP. Pero I think
if ever man kung ano mabibideo ko, edi yun lang mabibideo ko at may popost ko sa vlog ko. Kasi gusto ko na rin mag-edit by Thursday or ano, para makompile ko na lahat ng videos na to. Feeling ko mahaba talaga to. Mahaba talaga. So, tayo magagawa. It's long. And it's final. So, yeah. A brief explanation lang. Medyo mahaba-haba nga itong vlog na to. So, sa tapos na kami sa ano, tapos na kami sa ito yung mga subject ko na tapos ang task performance. So, sa Science, Technology, and Society, may pinagawa lang siyang parang paperwork. Then, sa RPH, yun yung plataforma namin. Ah, okay. Sa STS is gumawa kami ng poster about environment and stuff. Eh, hindi naman ako magaling mag-color, so so, sa RPH, gumawa ako ng plataforma kasi last pre-finals, pinagawa kami ng parang parang poster na campaign. If magiging president ka ng Philippines, what would be your poster campaign stuff? Syempre, andun yung mukha mo, tas vote, chuchu, ganyan. So, ayun. Then, tapos, yung ngayon yung sa plataforma is kung ano yung plataforma pag naging presidente ka na. So, yun lang naman pinagawa niya. Tapos, ngayon, ang natapos ko is yung art app. Which is video vlog. Madali lang naman sa kayo mag-edit. So, ayun, pinakita ko lang yung mga artworks ko starting from prelims to now finals. Tapos, yung purposive communication, yung ginawa ko nga, yung resume and parang sample, cover letter. Yun ang pinagawa sa amin. Tapos, saan pa ba? Kalimutan ko iba. Sa ethics, wala pang pinapagawa. Sa math, nag-TP kami. So, parang quiz lang. Kasi previous TP namin is magsosolve kami at by batch. So, naghanda pa talaga ako ng coding ko. Kung paano gawin yung equation. Kasi, di naman talaga ako magaling sa math. Pero, ano, average lang ako sa math. Ayun, yun yung ginawang TP. Then, may quiz siyang pinagawa. So, sa TP, parang dalawa ata mali ko. Kaso, 3 points ang ano. 3 points ang, hindi ko alam, may pusa pala doon. 3 points ang, 3 points ang isa. So, nali ako ng dalawa, bali, 6 na yun. And then, after that, sa SysAd is, hindi na siya nag-ano. Hindi na nag... Ewan ko kung magpapaano si ano, si Sir, magpapa-TP. Pero, sabi niya kasi is gagawa daw siya ng parang evaluation ng mga ano, ng mga gusto niyang ano yun. Sa SysAd is... Huli ka. Sa SysAd is... I don't know if magkakaroon kami ng TP or evaluation si Sir. So, I don't know what could happen. Pero, you know, excited na ako mag second year college. So, I don't know what would happen na. Unang tapusin itong mga to. Yeah, I think siguro, yun na yung explanation ko if may mangyari man. Gusto ko lang mag-video. Tapos insert ko na lang yung ano, like, ano, parang footage and stuff. Kasi, haba na ng talk ko. Nag-watch on my MacBook na ako and stuff. So, yeah. Kung naman matapos ko tong vlog na to, yun lang. So, thank you guys for watching. And please hit the subscribe button, give this one a like, and subscribe to my channel. Hit the notification bell. So, yeah. Thank you guys for watching at puro footage na lang makikita nyo.